Pampanga, Olongapo City Police na mapapanagot sa krimen ang US Marine na sangkot o tinuturong sangkot dito sa krimen. Samantala, eksklusibong nakapanem ng GMA News ang isang alias Barbie na sinasabing isa sa mga vital witness ngayon ng mga otoridad. Para sa karagdagang detalye, may live report si Emil Samangilimil. Magandang hapon, Chiki. Nanindigan ng Olongapo City Police, matibay ang mga inihain nilang ebidensya para papanagot sa kasong murder ang US Marine na si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ayon kay Olongapo City Police Director Pedrito De Los Reyes, bukod Jiggy sa mga affidavit mula sa mga testigo, hawak na rin doon nila ang iba pang physical evidence gaya ng condom na nakita sa basuraan sa loob ng kwarto kung saan natagpuang patay ang biktimang si Jennifer Laude. Kasama na rito, Jiggy, yung hindi pa madeterminang bilang ng mga upos ng sigarilyo na nakuha rin sa basuraan sa loob ng kwarto kung saan nag-check-in ang biktima at ang suspect. Pagkatapos na maisang pangreklamo kahapon, Jiggy, inaasahan naman ang pagtatakda ng preliminary investigation. Dito alamin kung may sapat na basihan o probable cause para iakyat sa usgado ang reklamo. Nakikipagtulungan naman daw ang Amerika sa kanila. Samantala, nagpaunlak ng panayam sa GMA News ang ama ni alias Barbie sa kondisyon na hindi may papakita sa telebisyon ang kanyang muka. Tinanong namin ang kinaroroonan ni alias Barbie at ng kanyang pamilya matapos hindi siya sumipot kahapon sa regular filing ng complaint na murder laban kay Pemberton. Itinuturing ng piskalya bilang vital witness si alias Barbie na siyang kumilala sa suspect na Amerikano na huling nakasama ni Laute bago natagpo ang patay. Ayon sa ama ni alias Barbie, magulo ang isip ngayon ng anak. Balot daw ng takot at agam-agam ngayon ang tumatayo siyang testigo sa isang hindi pangkaraniwang murder case. Hiling ng ama ni alias Barbie, Jiggy, tulong mula sa pamahalaan na mapasailalim sa Witness Protection Program ang kanyang anak. Sana rin daw mapatignan sa mga doktor ang kanyang anak dahil hindi na normal ang kinikilos nito mula nang madawit sa kaso. Nasa ligtas naman daw na kalagayan si alias Barbie, pero sana pakinggan ng pamahalaan ang kanilang hiling habang patuloy nilang kinukumbinsi ang anak na muling makipagtulungan para makamit ng kaibigan nitong si Jennifer ang ustisya. 22 years na nagsilbi sa dating US base sa Subic ang ama ni alias Barbie, Jiggy. Wala siyang sama ng loob sa mga Amerikanong sundalong nasa Subic ngayon. Kahit pa isa sa kanila ang suspect sa pagpatay ng isang Pilipino na kaibigan ng kanyang anak. Jiggy. At Emil, itong si alias Barbie, paano bang kwento ng kanyang ama? Kasama ba siya sa bar nung mangyari ang krimen? O talagang direkta niyang nakita ng isama nitong suspect si Laude papalabas ng bar? Ano yung kwento ng ama nitong si alias Barbie? Pagdating sa kaso, doon sa detalye ng investigasyon na Jiggy, tumanggit magbigay ng anumang komento itong ama ni alias Barbie. Pero batay doon sa affidavit o yung sinumpaang salaysay ni alias Barbie na isinumite sa prosecutor's office kahapon sa pagsasampakan ng reklamong murder laban dyan kay Private First Class Pemberton. Lumalabas na mula sa Ambiance Bar kung saan unang nag-cruise ang landas nitong biktima at ang suspect na Amerikano kasama na itong si alias Barbie. Punta dyan sa lugar na iyan, lumipat at tumawid lamang itong suspect, itong biktima kasama siya. Tungo naman dyan sa lodge sa bandang kaliwa kung ikaw ay nakatalikod sa area ng Ambiance Bar. Inatid niya di umano itong suspect at itong biktima sa room number 1 nitong cell zone lodge. At pagkatapos noon, lumipat siya sa kabilang kwarto dahil may kasama din umano itong si alias Barbie. Pero matapos lamang ilang minuto, kinatokot siya sa kwarto ng bellboy at sinabing may nangyaring masama doon sa kanyang kasama. Vital witness, Jiggy, kung ituring ng Olongapo City Police itong si alias Barbie dahil ito raw ang kumilala at nag-identify pati na nagbigay ng anyo ng description sa itsura ng suspect nung ito'y hindi pa nakikilala. Jiggy. At Emil, panguling tanong, itong si alias Barbie na banggit ng kanyang ama, na banggit niya sa iyo na parang kakaiba yung kinikilos. Pakikwento mo sa amin ano yung sinasabi niya na pagkilos na ito. Araw ng linggo, sinasabing nakatalo pa si alias Barbie sa isinasagawang processing at documentation ng Olongapo City Police para mabuo nga yung mga ebidensya at maihain ang reklamo sa Olongapo City Prosecutor's Office. Dumating at sumapit ang araw ng Lunes, Martes, Miyerkules hanggang sa mga oras na ito, hindi na normal ang kinikilos ni Barbie. Tinanong natin, Jiggy, kung paano at bakit sinasabing hindi na normal ang kinikilos ng kanyang anak. Mula raw noong Lunes ay hindi na sapat ang tinutulog nito.
gising na raw ng madaling araw, hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw hanggang sa mga oras na ito. Kailangan pa raw ito mabilan ng gamot para makatulog at antukin dahil nga labis na binabagabag daw ang isip. Bunga nga nitong pagkakadawit niya sa kaso. Patuloy ito nilang kinukumbinse, Jiggy, si alias Barbie, na muling bumalik sa linya at makipagtulungan muli sa kinaukulan sa pagkulong ng investigasyon at ang pagkinig dito nga sa kasong ito. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil. Samantala,